Masusing sisiyasatin ng otoridad ang bawat tent upang hindi na maulit ang sunog sa tent city sa Tacloban noong araw ng Miyerkules. Ito ang balita ni Jenelyn Gaki. Magsasagawa ng tent-to-tent inspection ng Bureau of Fire Protection at Philippine National Police sa mga nakatira sa tent city sa Costa Brava, San Jose, Tacloban City. Ito ay upang matiyak na wala nang natitirang gasera sa lugar na siyang pinagmula ng sunog sa isa sa mga tent doon noong Miyerkules ng madaling araw na ikinasawi ng isang ina at kanyang limang anak. Dahil dito, inatasan ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez ang BFP at PNP na siyasatin ang lahat ng tent sa lugar at kumpiskahin ang mga gasera o lampara na matagal nang ipinagbabawal na gamitin ng mga nakatira sa tent. I give an order to the Bureau of Fire Protection and the police to go tent to tent and really take out all gaseras or any even lanterns or anything like that inside the tents. Ayon kay Romualdez, 2 linggo pa lang mula nang makabalik galing sa Samar ang pamilyang nasunugan, kaya hindi pa nabibigyan ang mga ito ng solar lamps. Nakadama ng matinding takot at pangamba ang ibang pamilya na nakatira sa tent city sa nangyaring sunog. Natatrauma sila, natatakot. Kagabi nga, hindi kami natulog dito. Doon sila sa kapatid niya. Diyan sa kabilang tent, sama-sama sila lahat doon. Kami naman dyan lang sa labas, nagbabantay. Tinatayang nasa 780 to 800 families pa ang nakatira sa tent city, ngunit ayon kay Romualdez, gustuhin man niyang ilipat na ang mga ito sa ibang lugar ay wala namang pondo na magagamit. Tanging donation mula sa iba't ibang organization lang ang nagagamit nila sa ngayon sa pagpapagawa ng bahay. December pa kami humingi ng tulong. Nagbigay na rin kami ng estimate kung ano mga kailangan namin. May sinabi nga na wala nga hanggang ngayon. Ang tulong nang naabot ng na inabot sa amin ay para sa paggawa, pag-repair ng mga city hall buildings. City government owned buildings. But no money for shelters, no money for evacuation centers or permanent houses. Samantala, tiniyak ng Malacañang na pagtutuunan ng pansin ang pangyayari sa Tent City sa Tacloban at gagawa ng kaukulang hakbang upang hindi na ito maulit. Ano ba yung safety precautions dyan sa mga temporary shelters na ngayon? No? Dapat siguro tignan yun. Pangalawa, yung emergency response in case of fires. No? Dapat siguro merong mas responsive na sistema. Mula rito sa Tacloban City, Jenelyn Gaki, UNTV News Worldwide.